hindi pa manauuso ang mga katagang pad at outfit of the day o OOTD, ang ating mga ninuno may nakasanayan ng uri ng pananamit at palamuti na naaayon sa katutubong kanilang kinabibilangan at estado sa lipunan. Bago pa man ang impluwensya ng mga Kastila pagdating sa ating pananamit, ang mga kababaihan sa Katagalugan madalas na magsuot ng baro at saya. Ang mga kalalakihan naman na siyang tagapagtanggol ng kanilang lupon, nagsusuot ng bahag at ang kanilang mga balat, pinupuno ng tato bilang simbolo ng kanilang kapangyarihan at katapangan bilang isang mandirigma. I think people always get the connotation na, ay, galing yan Malaysia, galing yan Indonesia. No, these are things that are rooted in the Philippines and you know, because of trade, we all look similar. Sa pagdating ng mga Kastila, ipinakilala nila sa atin ang pagsuot ng mahabang palda at kamisa. Isang pantaas na yari sa hiblan ng pinya na pinapatungan ng panuelo o scarf. Nailarawan din ang kasuotan noon sa mga damit ni Maria Clara, isang karakter mula sa nobela ng bayaning si Dr. Jose Rizal, na ganito ang karaniwang bihis at madalas may kapares pa itong abaniko. Ang bawat kumpas ng araw pati na ang paraan ng paghawak ng abaniko may mensaheng ipinaparating. Kapag ang isang babae nagbukas ng pamaypay at tinakpan ang kanyang bibig, ibig sabihin daw nito na siya ay dalaga o single. Ang pagkapaypay naman ng mabilis nagpapakita na interesado ang babae sa isang lalaki at mabagal naman kung hindi niya ito tipo. Kapag naman daw isinara ng babae ang kanyang pamaypay at ipinatong ito sa kanyang labi, ibig sabihin, matitikman mo ang matamis niyang halik. At kung na-friend zone ka na, ipakikita ito ng babae sa pamamagitan ng pagsasara ng kanyang abaniko at hahayaan niya lang itong nakababa. Sa pagdating ng mga Amerikano, ang ating Maria Clara nabigyan ng bagong bihis at tinawag na saya de cola. Ang mga manggas dito, pinalaki at naging mas makitid. Pinaganda rin ang barong Tagalog ng mga kalalakihan. Noong dekada 70, isang panibagong bihis ang ipinakilala natin sa pagdating ng tinatawag na hippie culture. Niyakap natin mga Pinoy ang pagsusuot ng bell-bottom jeans o yung bang sobrang luwag ang ladlaran. Mga damit na denim o maong, pagsusuot ng t-shirt, pati na rin ng headband. Pero sa kabila ng malaking pagbabago sa estilo ng pananamit nating mga Pinoy, hindi pa rin naman magpapatalo ang ating pambansang kasuotan, ang terno at barong, na siyang patuloy na binibigyang buhay ng mga kababaihan ng Lumban sa probinsya ng Laguna. Mahigit ilang daang taon na raw ang nakalipas nang ipakilala sa mga taga-Lumban ang sine ng pagbuburda. It was introduced during the Spanish period because the nuns of that Spanish period from that times, 16th century, sila yung nagturo sa mga taga-Lumban ng pagbuburda sa mga kababaihan, most especially. Dahil yun ang pinakang, kumbaga sana, yung madaling lang maituro na kalinangan para magkaroon ng hanap buhay yung mga babaeng naiiwan sa bahay. Ang sining na ito ay pinagpapatuloy pa rin ng 87 taon na si Nanay Monica na siyang pinakamatandang nagbuburda sa buong Lumban. Nang ako'y magpasimulang magburda ay 7 taon lang ako. Tumutulong na ako sa aking mga kapatid ng pagbuburda. Yun ang ginawa naming hanap buhay. Hanggang sa nang ako'y mag-asawa, natuto akong magturo sa mga bata. Pati doon sa aking mga kapitbahay, mga kumare, ay natuto sila magburda. Malayo na nga ang narating ng mga binurdang terno at barong ni Nanay Monica at ng mga kababaihan ng Lumban. Kung mayroon man silang lubos na ipinagmamalaki, ito ay ang kanilang hindi nagbabagong kalidad ng kanilang burda. Dahil ang katumbas lang naman ng maghapon nilang pagyuko, matinding pagkilala mula sa ilang sikat na fashion designer, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. The traditional embroidery can be easily distinctive because the embroidery is quite matambok and yung pinakang ilalim ng burda ay malilinis. Because of the designers that we have now, like Michael Cinco, he had a fashion week in Milan, Italy, and Rome, I think, where he pictured Mariposa. The gown which was worn by Pia Horsbach in the Miss Universe pageant, it was made here in Lumban.
ang fashion designer na si Junjun Cambe, Modern Terno, at Barong naman ang inirarampa sa catwalk. Using Filipiniana would be timeless with the now look. And now, I think because of the shows that we do in using piña, it becomes, I mean, Filipinos are becomes open to the idea that piña could be used as an everyday outfit or as a cocktail dress or as a formal outfit, semi-formal outfit. Gamit ang piña na siyang tinaguri ang Queen of Philippine Textile, samot-saring Modern Terno at Barong na ang dumaan sa kanyang mga kamay. Tulad na lang ng female barong na ito na sadyang mahaba. It is so important, simple, because we're Filipino and we're proud to be Filipino. That's why it's so important for us to push this fabric because it will help our country very well. May tuturing daw na isang multi-billion industry ang pananamit. Ang paglago ng negosyong ito mula taong 1994 hanggang 2014. Nasa mahigit kumulang 400%. Yun nga lang, hindi nito maikukubli ang masamang epekto nito sa kalikasan. Kaya nga ang ilang individual tulad ni Kelly, layunin na isulong ang sustainable fashion o ang paggamit ng mga raw materials na hindi nakasasama sa kalikasan. What I'm holding here. So this is natural fiber. This is Philippine cotton. So we grow the cotton in the Philippines and we give this back to sewers or to mga people who weave to avoid synthetic thread from China, for example. Sustainable fashion is something that helps the environment. Filipinos can contribute. I think most Filipinos naman are contributing. Number one is going to Ukais. You know, secondhand is cool. Ang kanilang workshop dito sa Fort Santiago, mga eco-friendly at sustainable products ang mga itinitinda. This is tinalak. This, I believe, is part of sustainable fashion as well because this is handwoven and it's with natural fibers. And you will see versions in the shop. You will see versions of different products that are handwoven and made into modernized designs. At kung hindi nyo pa naririnig, ang telang yari sa bakterya, naaral na nila ang paggawa nito. I grew bacterial leather, just like the way someone grows nata de coco, but instead of eating it, I dried it out and used it as an alternative source for leather for my collection. Sa hangarin din na makatulong sa kalikasan, nabuo ang mga produktong gawa ng hasinto at liryo. Sa unang tingin, hindi agad mapapansin na ang pangunahing material na kanilang ginagamit sa disenyo ang mga water hyacinth, ang tinuturing na peste sa mga ilog, pero ang katumbas sa mga kababaihan ng Cainta Rizal. Nagugulat sila na water lily siya. And pansin namin, usually conversation starter kasi usually pag kwento sa amin ng mga customers na may, pag meron silang produkto namin, lagi may nagtatanong, ano yan? Parang naku-curious sila kung ano ba daw yan. Kasi para siyang, well, ang tawag namin actually sa kanya, plant leather. Parang vegan leather. Sa paggawa nito, unang ibinibilad ang mga napitas na water hyacinth. Saka ito lilinisin bago biyakin at tanggalan ng hibla. Pagkatapos, lalagyan ng anti-mold o kemikal para hindi mabulok. At pagdidikit-dikitin para makabuo ng mahabang piraso na kapag tuluyang natuyo, maaari nang gamitin sa kanilang produkto. Aside from nakatulong kami sa environment at sa pagbibigay ng livelihood, masasabi kong nakakatulong rin kami in terms of helping solve the colonial mentality sa Philippines.